What's up guys? Nakakarte nyo ang idol bago tayo magsimula. So magpasalamat muna sa 196 na mga subscriber, mga idol kayo. Bago nga pala ma-misinterpret mga idol ha, hindi po tayo nag-worship ng idol dito. I just admire you, mga idol, dahil nagpitiwala kayo sa akin at saka nag-subscribe kayo. Maraming salamat at nabibless ako. Ang pag-usapan natin mga idol ay yung GoPro na binili ko na 699 riyal. Sa halaga na yun, kung okay ba siya o hindi. So ito, tingnan nyo yung setup ko mga idol. So i-review ko siya, ipapakita ko sa inyo yung mga video, yung mga footage na ginawa ko kasi tinesting ko siya. Pero bago yun, huwag nyo kalimutang mag-like and subscribe. Mag-comment din kayo mga idol para mabisita ko yung channel nyo. Ganun lang yun eh mga idol, di ba? So, tingnan natin yung footage. What's up guys, dito tayo ngayon sa train station o metro station. Hindi ko alam kung ano tawag dito, train o metro. Basta parehas ng LRT sa atin, itatry natin. O parang MRT. Hello guys, dito tayo sa city center ngayon. Itatry natin kung itong GoPro natin kung maganda, kung okay yung video. Ito guys, ang field of view niya, yung nare-record ko ngayon, ang field of view niya, medium. Meron siyang 3 options, narrow, medium, at saka wide. Itong ginagamit ko ngayon is medium. Tingnan niyo kung maganda. Hindi ko alam kung maganda yung output. Ito mga idol, wide field of view to. Ikot ako. Shado. Ito mga idol, narrow field of view. Kung mapapansin nyo yung narrow, parang medyo malapit siya. Mapapansin nyo mga idol, yung narrow is medyo malapit siya para sa cellphone. Normal. Kaya ako siguro mas prefer ko yung medium lang. So far so good. Wag lang dim light, tsaka yung audio niya sensitive. Resolution 1080, wala namang problema. Tapos ito pa mga idol, tingnan nyo. I see. So tara, pasok po tayo. Sayang mga idol, bawal mag-video raw eh. Pero merong mura, Air Force 1, 269 lang. Parang 3,000 plus atin. Air Force 1 na yun ha. Pero dalawang kulay lang, dalawang option lang na kulay. Pero yung mga mura, may Jordan 3, may Jordan 1. Kaya lang, bawal sila mag-video. So, hindi naman natin pwede lang mag-video. Tingin tayo sa Go Sports. Gala-gala lang tayo ngayon. Ikot-ikot para matesting natin yung itong GoPro. Para makita natin kung ano ba yung maganda, yung advantage at disadvantage. Ikot-ikot lang tayo. Thank you.
And mga idol, nakita nyo na, pero kayo nang humusga. Siguro naman, nagkaroon na kayo ng idea kung gaano paganda o kung may advantage o disadvantage yung GoPro natin na binili. Para sa akin, okay naman to. Pero ito yung mga review ko. Regarding sa video, mga idol, yung video niya, 1080 is okay na. Para sa akin, okay na. Malinaw, tapos maliwanag. Wag lang mga idol sa madilim talaga, hindi siya maganda ikuha. Siguro lahat mo ng camera pag madilim, kailangan mo ng ilaw. Pero yung audio niya, for me, very sensitive mga idol yung audio. Yung konting galaw na kung makikita niyo ito, meron siyang maingay. Naririnig niya ito, tapos yung mga noise na absorb niya. So, for me, kailangan siya lagyan ng external mic at saka yung noise reduction. Yung parang may balahibo niya tayo, hindi ko alam kung tawag ko. Tapos sa price, hindi siya mahal. 699 real dito sa Qatar, pero mga 9,600 plus sa atin. So okay na siya para sa ganitong GoPro. Tapos sa durability, of course number one sa durability ito. Kasi action cam ito mga idol. Waterproof din ito. At bago ko nga makalimutan ng mga idol, pwede siyang ikabit sa, i-connect sa cellphone. Doon ka magko-control, pwede, mag-preview mo siya. Kasi pag ganito, hindi siya naka-preview. Hindi mo makikita yung preview. Pero okay siya, okay. Basta ang settings mo naka-video. Tapos yung sa ease of use, mga idol, sobrang simple siya gamitin. Very easy lang gamitin, mga idol. Hindi siya mahirap. Parang on and off. User-friendly talaga siya. Napakadali niyang gamitin. So para sa akin, okay to. Idol. Pero siyempre kayo nang pipili kung ano sa kayo komportable o kung anong gusto niyo. Yung sinabi ko lang yung honest review ko dito sa GoPro. For me, okay sa akin yung price na 699 real. So yun mga idol, sana nagkaroon kayo ng idea, nakakuha kayo ng tips, meron kayo natutunan sa araw na ito. Huwag po natin kalimutang supportahan ng mga Filipino vloggers. Maraming salamat po doon sa 196 na subscriber. Kung hindi ka pa kasama doon sa mga 196 na subscribers natin, don't forget to like, comment, and subscribe. God bless you.